Haharap na raw sa susunod na pagdinig ng kamera sa umano'y drug trade sa Bilibid ang convicted drug lord na si JB Sebastian. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bukod kay Sebastian na asang tetestigo rin ang isang dating security aide at umano'y bagman ni Senadora Laila De Lima, nakatutok si James Sisante. Sa October 5, ang susunod na pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay na illegal drug trade umano sa Bilibid. Sa araw na yun, ihaharap na raw ng DOJ ang inmate na si JB Sebastian. Pag siya nagsabi siya ng totoo, then that would seal the fate of Secretary De Lima. Pag nagsabi siya ng kasinungalingan, then didepensahan niya yun sa kanyang sarili at didepensahan at yun ay defensa na rin Secretary De Lima. Sa mga nakaraang pagdinig sa kamera, sinabi ng ilang inmates na pinaboran daw ni Senador Laila De Lima sa Sebastian noong Justice Secretary pa siya. Hindi kasama sa Sebastian sa Bilibid 19 o grupo ng high-profile inmates na inilipat sa NBI headquarters matapos ang malaking raid sa Bilibid noong December 2014. Una nang sinabi ni De Lima na government asset daw noon si Sebastian, kaya pinagsuspechahan siya ng ilang inmate na nagbigay ng impormasyon sa gobyerno kaya hindi siya isinama sa Bilibid 19. Sabi ni House Justice Committee Chairman Representative Reynaldo O'Malley, mahalagang mapakinggan ng mga sasabihin ni Sebastian. Yung storya ay parang naging monopoly niya yung drug trade within Bilibid Prison. Tapos, on the other hand, sinasabi naman ni Senator De Lima na siya ay government asset. So, itong bagay na ito ay kailangang maliwanagan. Bukod kay Sebastian, inaasahang ihaharap din sa October 5 ang dating security aide De Lima na si Junel Sanchez na inaakusahang bagman noon ng senadora. Nauna na iginiit ni De Lima na wala siyang tinanggap na kahit anong drug money mula sa Bilibid. Ano man daw testimonya laban sa kanya, kasinungalingan at imbento lang daw. James Sisante, nakatutok 24 oras.